guys, ang ato ang mga tropa sa kapulisan sa Police Regional Office 10 naa sa Luyo. Ganing atong regional director mismo makita nato sa Luyo. Bag-ulang nahuman ang pagpamahaw aron nga mahimong ikwipo og ready na ngadto sa lakaw ang atong mga kapulisan. Guys, sa pagkatinuod lang, ang ato ang regional director makita nato ang iyahang kanang gitawag natog family man. Tungod kay bisan gani kami gitreat me as a pamilya. Kauban nato sa pagpamahaw, pagpangaon sa uban sa tropa. Uban usab ang iyahang pinalanggang asawa. Taliwala nga medyo ngit-ngit pa, ha? Kadlaon pa, pero nauban nato sila aron nga mahimong ikwipo ready na ang atong mga kaigsoonan labi na sa atong kapulisan, kauban sa atong regional director. Sir. Yes, sir. Impake na nga ito ang tropa, kauban sa itong regional director, ang ito ang mga bodyguard sa itong regional director, atong ubanan sila, aron makita na ito kung unsa bagyod ang mga activities o programs ni ining lakaw sa itong regional director. Karon mga hirala, adto na ta. Okay guys, naana kita sa isa sa municipalities sa Llano del Norte karon. Aga makita nato ang tropa sa tong kapulisan, aga tropa sa tong kasundaluhan sa paghatag seguridad sa ato ang Regional Director Police Brigadier General Benjamin Kasuga Acorda Jr. Atong shout out ang ato ang pinaka-snappy og abti kaayong photographer sa Regional Community Affairs Development Division R5 nga si Sir Tony Lieses. Walay paglubad ang hinapay ani, pilit gyapon kaayo. Shout out po sa ato ang Office of the Regional Director, ilabi na sa ato usab nga team leader nga si Sergeant Kapi, og sa atong mga kuya. Shout out diha sa inyo tanan. Salamat sa inyong pag-support sa ato ang YouTube channel, The Humble Servant. Karon mga igala, ani anak kita sa Munay Municipal Police Station. Oga di abot na nga to ang Regional Director Police Brigadier General Benjamin Kasuga Acorda. Ato ang interviewon karon, pangayuan na to statement niya unsay iyang katuyuan nganong naa siya diri na bita. Mga idol, atong Regional Director nag-inspection sa mga police station labi na diri sa Munay Municipal Police Station. Gani ni saka gyud sa pinakataas gitan-aw kung kumusta ang atong tropa, kumusta ang ilang welfare, ang status sa ilang kinabuhi diri na bita. So karon, padulong na po ta sa ubos atong sundon ng ato ang Regional Director. Yung purpose natin sa pagbisita dito, sir, medyo malayo yung area, sir. Pero ano ba yung purpose sa ating kapulisan, lalong-lalo na sa liderato mo ngayon, sir? Actually, marami ang gusto nating ma-attend dito. Unang-una is to visit our troops sa ground para makita natin kung anong kalagayan nila at kung makita kung ano talagang what is the real situation prevailing in the area. Then second is to meet also yung mga friendly troops sa area. So mamaya bibisita ako sa kampo ng ating taga-armed forces. One of the most important thing that we want to accomplish today is to establish coordination and good rapport with the local officials in the area at i-monitor na rin yung vaccination na gagawin sa area. There are some friendly visits na gagawin natin dito to make sure that open yung communication natin sa mga local officials and other kagaya kay Commander Bravo, makikipag-meet din tayo just to have a friendly visit. Pa-promise lang natin sa ating mga kababayan dito sa Llano del Norte is yung sinseridad natin na to reach out, ibigay yung tamang serbisyo na nararapat. Ako po yung nakikiusap at humihingi ng tulong ng bawat isa na sana tayo ay magtulungan sa pag-attain ng ating mga objectives. Kasi naniniwala ko na kung kami lang po ang kikilos, ay medyo mahirap din pong gawin. Mas maganda po yung bawat isa ay nagtutulungan. And the support of the community is very much needed in order to attain these objectives. Atong lantaon, medyo basic ayo sila. Masayod ang atong katawhan. Kung unsa ka dedikado ang atong kapulisan o kasundaluhan o ang atong gobyerno nga mapalig-on ang komunikasyon o maayong relasyon sa atong kaigsuunan labi na sa atong mga Muslim brothers diri sa Llano del Norte. So mao kini ang nag-una nga katuyuan mga igsuon. Kay maangkon ang kahusay ug kalinaw ug maayong relasyon sa katawhan pinaagi sa panagsinabtanay, tinabangay uban sa gugma
sa atong labaw makagagahom o ginay pinakasentro mga igsoon. Naanata diri sa municipality of Munay, nindot kayo ang ilahang view diri napita. Bugnaw kayo ang hangin, ah, mga kaigsoonan. Ayaw kalimot sa pag-subscribe, like, share sa ato ang YouTube channel, The Humble Servant. Kung pwede kong buksan po ang aking puso para sabihin sa inyo na kung anong nilalaman itong babasahin ko na to ay siya na pong laman ng aking puso. Bago lang asahin po ako rito, kakasyum ko lang noong November 25, but suffice to say na maraming nagko-cortisigol, puno yung kalendaryo ko po. Pero nung sinabi ni regional coordinator natin, kinansel ko po lahat just to meet our famous commander, Commander Bravo. Nakita ko po yung tema, nakapayapaan, siguro wala na pong mas malaga kundi yung makamtan ang kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong taus-pusong paanyaya sa isang napakahalagang pagtitipon dito sa Camp Bilal, ang isinasagawang pagtatapos ng Mindanao Week of Peace 2021 program sa bayan na ito na may temang Compassion and Justice Resilience and Healing for All. At salamat po sa mga taong nagbigay halaga para sa kapayapaan at kaunlaran na minimithi nating lahat. Napakaswerte po nating lahat dahil may isang pamahalan na nagbibigay kaginhawaan o malasakit at pag-unawa para sa kanyang sambayanang nasasakupan. It is our continuous effort for attaining lasting peace and meaningful development in the land of beauty and bounty. Alam niyo po, nung unang bisita ako po sa Lanao, and hanggang ngayon, ako'y nabibighani sa ganda na lugar na to. And marami akong nakikita na kayamanan. And with peace, I think lalong uunlad ang ating kabuhayan. It is our continuous effort for attaining lasting peace and meaningful development in the land of beauty and bounty, the province of Lanao del Norte. We must work hand in hand in strengthening and sustaining the gains of peace process, transparency, good governance, and help bridge the goals to a better and progressive Camp Bilal. Ako at ang lahat ng kapulisan sa Police Regional Office 10 ay naghahangad at sumusuporta sa isang mahalagang programa at alituntunin na ipinapatupad para sa matagumpay at progresibong Camp Bilal tungo sa kasaganaan. Let us enjoin also and keep abreast cooperations for us to have peaceful and successful 2022 national and local election. Ipagpatuloy nating lahat ang nasimulan at hikain ng pamahalang Duterte na walang sawang tumataguyod at pagmamalasakit sa kapwa. Naway pagpalain po tayo ng puong may kapal. Alhamdulillah, maraming salamat po sa inyong lahat. Malaki ba ang maitulong sa ating mamamayan yung mga programa, lalong-lalo na ngayon, sa pinaigting yung komunikasyon sa ating mga mamamayan dito sa lugar na ito, sir? Para sa akin po, unang-una parang mag-asawa po yan. Pag hindi nag-uusap yung mag-asawa, ay lalong lalaki po yung problema ng pagsasama nila. And with that, yan po ang ginagawa natin. Tayo ay nakipag-usap, pumupunta para malaman ng kung ano yung pwede naming maitulong sa bawat isa to, para matugunan or mapapunta tayo doon sa hinahangad ng kapayapaan. Alhamdulillah, ako po ay nagpapasalamat sa ating kapatid na General dahil una-una po siya nagbisita dito sa amin. Kami po ay natutuwa sa lahat ng mga Vice Commander at saka mga provincial dahil nandito po ang mga kapulisan. Yan na ang utos po ng Allah sa Islam. At tayo po ay magkakaisa, magtulong-tulungan. Ang programa ng ating gobyerno, the Hanes Government, ang ating presidente, sa Chief Minister ng BAM, Good Moral Governance. Isa po sa masaya dahil ang mga civilian community, Muslim, Christian, ay ganun sa nawala po ang takot nila dahil ang mga Bangsamoro Islamic Armed Forces o Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, sila po ay makakaisa para pagkakaisaan po ang peace order ng dito sa Lanao del Norte. Yes, mga higala, magpasalamat ta sa atong regional director o sa tibok tropa sa Police Regional Office 10. Tungod kay nakita na to ang iyang sinsiridad, nakita na to ang iyang kinasingkasing nga pag-approach, pag-ila sa atong kapulisan o sa atong komunidad, ingon nga managsuon sa pagtinabangay diha sa pagtrabaho alang sa kaayuhan sa kinabag-ang hutong sa katawhan. Ug ayaw kalimot sa pag-subscribe, like ug pag-share sa atoang YouTube channel.
para masairan ninyo kung unsa ang mga activities and programs nga ginaprepara sa atong kapulisan sa Region 10 nga mapaabot diha sa atong mga kaigsuunan. Hangtod sa sunod higayon, uban-uban yapon kita diri sa atong programa sa atong YouTube channel The Humble Servant.